Nawa to personally confer the Medalya ng Kadakilaan to Police Chief Master Sergeant Jonathan Magan of San Lorenzo Municipal Police Station, Guimaras Police Provincial Office, and Police Staff Sergeant RODITO, ERPELUA of the Regional Headquarters Support Unit of PRO6, in recognition of their heroic acts of conspicuous courage above and beyond the call of duty for saving lives of fellow passengers on board MPGT during a sea mishap when the vessel capsized in the Iloilo-Guimaras Strait on August 3, 2019 at about 12:15 p.m. The PNP is ready to field tracker teams to assist the Bureau of Corrections in accounting for national prisoners released to Good Conduct Time Allowance or GCTA if it will be necessary to recall these convicts. These persons were convicted by the court to serve prison sentence for their crime. Should there be any nullification or validation of their early release from prison, these convicts will be treated as fugitives of justice, thus warrantless arrest is applicable. We are closely monitoring developments on this matter and will be guided accordingly by orders and issuances from higher authorities. To ensure interagency coordination, we will designate a liaison officer with the Department of Justice and Bureau. Let me point out that there are still no established protocols that require Bureau to inform PNP of the release of convicted prisoners under the GCTA law. We believe this is an important aspect of monitoring when the released convict is reintegrated into society and goes back to the community. Admittedly, we are deeply concerned over the release of convicts, especially those convicted of heinous crimes such as rape, murder, and drug trafficking. On other matters, we are set to formalize today a memorandum of understanding with the Department of Tourism to further develop and promote the tourist-oriented police for community order and protection, or TAPCAP, through related training and capacity building in the regional and provincial levels. The establishment of tourist police assistance desks in police stations of cities and municipalities identified by DOT as tourist destinations or in the periphery of high tourism traffic areas. Later in the day, we will present before the House Committee on Appropriations the 2020 PNP proposed budget for review. We are confident Congress will appreciate the propriety and urgency of PNP appropriations for recruitment, training, equipment of more police personnel next year. Thank you and good morning. Good morning, sir. Sir, since the governments na po securing the measures for governments, sir, not only in Metro Manila but all nationwide state. Well, as of this time, wala namang pagbabago pa yung security preparations natin. Although, in the coming days, we will of course reinforce our visibility and also our target hardening measures. Dahil alam naman natin, although hindi na naging trend yan, na sinasabi every time na pag mag-bermans na tumataas yung, ano, yung crime incidents natin. In the past 3 years, medyo na-break na yung trend na yon na pag nagbe-permit ay tumataas yung ano yung crime incidents natin, particularly here in Metro Manila. Sir, despite that murders unavailable, but in exercise of vigorous legal gymnastic po, the court allowed Mayor Baldo to post bail, and even my subconscious mind cannot fathom to this paper. How would it affect the crime? Una, we will confer that to the Office of the Solicitor General. We'll be asking their assistance, no? Kung ano ang pwede natin gawin. Although we cannot do anything about it, it's because it's the court's order yun, eh. Order of the court yun. But we have an officer, especially from CIDD, na pwede kaming makipag-coordinate sa OSD dito kung ano ang magandang gawin. Sir, I work hard for that case. It's rigmarole. Kumusta na po ang moral ng PNP? Are you disappointed po sa nangyari po? Doon sa kay Baldo?
Hindi naman. I think that's part of our duties and mandate, no? Yung kung anong appreciation ng korte, we'll always respect that. Kung anong appreciation nila, wala tayong magagawa. If they think na medyo hindi that strong yung or yung ebidensya na ano that warrants for his bail, then we will respect the decision of the court. But then again, meron pa naman tayong mga legal remedies dyan, no? We will exhaust all legal remedies here. Sir, good morning. First ko lang, kapag ba yung viewer nag-release sila ng mga nakakulong lang, sir, nakikipag-coordinate pa sila sa PNP, particularly itong sa nearly 2,000 na prisoners, sir? Sa ngayon kasi wala pa talaga tayong protocol na established protocol na kapag nag-release yung viewer ay ini-informan yung PNP, particularly those who are involved in heinous crimes and also yung mga drug trafficking cases. Siguro after this, more or less, as we said earlier, magkaroon tayo ng isang focal person, isang officer that would liaise with the Bureau and Department of Justice dito. Sir, di ba yung nanginayang kayo yung nagsagawa ng case build-up tsaka nag-follow operation tapos biglang pakawalan na lang, sir? Di ba doble trabaho ito sa PNP? Unang-una, that's what the law says. Kung talagang pasok sila kasi dun sa GCTA na sinasabi, then wala tayong magagawa. No? But then again, of course, kailangan din naman natin talagang tignan kung itong mga tao na to, while they are in jail, no, where they are in detention, sila pa rin naman ang nakokontrol ng ano eh. Alam naman natin lahat yan that there are instances or incidents or cases wherein sila ang na-identify na sila pa rin nagkocontrol ng drug trade even na sa labas o even na nandun sila sa loob. Bigyan mo lang ng cellphone, then makakapag-ikot na sila through cellphone lang. Kaya-kaya nilang mag-initiate ng mga trade outside. No? So, how can they be given GCTA kung sila mismo dun sa loob? Eh, paglabas pa nila, lalo na, di ba? So, we should really be very careful dito in validating the conduct of this, ano, this people. Sir, Pat po, sir, would you want access to the names po? And so, will you be asking that from you po, sir? Mga release? Yes, I'm sure. No, yung list naman na yan, there will be a Senate hearing. I'm sure lalabas yung list na yan. And I'm sure bibigyan naman tayo ng list yan between from one agency to another. Sir, follow-up lang din, sir, sa GCTA. Sir, hindi lang din po ba ng Bucor ang PNP ng recommendation kung dapat po bang aprobahan itong mga inmates na dapat palalayain, sir? So far, wala. Walang hinihingi na comment from the Philippine National Police. So ito sir siguro ang pwede isa sa mga protocol na pwedeng anuhin natin? Pwede siguro, isa yan, so that they'll know the gravity, no? Yung kung anong offense nitong tao na to, at saka yung involvement niya. Kung illegal drug yan, then we'll know the extent of his involvement in the illegal drug trade in the country, not only in the country but also elsewhere abroad. Pero para sa inyo, sir, dapat po ba hingin kayo ng comment regarding dito sa mga kandidato na dapat palayain under GCTA, sir? Well, that depends on the policy siguro kung babaguhin nila yung policy ng ano ng BUCO o ng DOJ. If probably, kung sa tingin nila, mas maganda kung mayroong comment yung PNP, then better, or even probably PIDEA, or even the National Bureau of Investigation. Yung sa kidnapping, sir, yung nabanggit lang kasi yung taga-AAG kahapon, sir, na may mga ex-military and police na nagkukunay sa mga loan shark syndicates. Ano yung steps na ginagawa natin? Saka, meron mo ba kayong na-monitor ng mga dating ranking officers na hindi? Well, unang-una yung mga ex-military, ex-policemen, lalo na yung mga nag-i-dismiss, talagang marami sa kanila na involved sa criminal activities. Although not all, but most of them, no, marami. Even yung mga ex-police na nag-i-dismiss sa servisyo, they engage themselves in illegal drug trade usually. Yun ang nakikita natin, ano eh, nakikita
na natin yung isang nagiging problema. Dahil parang wala silang alam na livelihood. Ito yung ginagawa nga natin, while we are in the service, we teach them livelihood programs. So that kung meron man mangyari, o sila ay mag-retire, o sila ay maalis sa servisyo, meron silang alam na negosyo na pwedeng pasukan. Itong mga to kasi, ito yung mga alam nila eh. Ito yung mga alam nila. That's why very important na itong mga to, kapag yung mga awol, even in the PNP, we monitor them. Even yung mga kidnappings, even yung mga ibang kidnappings, like yung mga incidents of kidnappings involving yung mga BIR RDOs, eh. may mga alam tayo na mga ex-police. That's why the manhunt is still ongoing. Dun sa mga ganitong, and it's not far-fetched na itong mga to ay involved din dun sa, dito sa mga pugos. Pero sir, meron tayo mo. Mostly ba, sir, mga PNCO level yung mga ito? Or may mga senior officers din kayo? Halos nakikita natin mga non-officers. Mas marami yung mga non-officers. Very seldom na mayroong nai-board na officer level. Commission officer. Okay? Sir, is po ang commento. Sir, ano ang update sa investigation sa ating progress sa ating progress? Actually, wala pa tayong nakuhang maliwanag doon. There's no report coming from the regional director yet. Wala pa silang makuhang complete evidence that the existence of this group and the participation, alleged participation of this group doon sa mga series of killings doon. Baka gawa-gawa ng isang grupo to na baka, to discredit again the government or perhaps discredit one group. Sir, balikan ko lang po yung sa verbal since kapag-verbal mas mataas yung economic activity parang mas mataas po yung high concept at sa ngayon, sabi ko nga, medyo na break na natin yung trend na yon during months na tumataas yung mga cases of criminal activities o yung crime volume natin. Hindi na totoo ngayon yon na pag months tumataas yung crime volume natin. Although alam natin na kapag months parang yung foresight kasi natin tayo mga Pilipino mahaba yung preparation natin for Christmas eh. Gusto natin, starting fair pa lang eh, yung shopping kasi, no? Yung shopping, gusto lahat magkaroon ng kahit konting pera for shopping purposes or buying of gifts. No? As early as September nga, nagpe-prepare tayo for the gift-giving come Christmas Day or December. So ito yung mga reasons kung bakit tumataas yung mga petty crimes natin. Sir, yung clarify ko lang po. Well, kung talagang maging invalidate yung ano, yung they will render it invalidate or yung i-reverse nila, no? I-reverse nila yung ano, yung decision nila, no? At kailangan silang papasukin dito, isang mo pahanapin yung mga yan nasa labas na. So they can be rearrested kung magkaroon ng order coming from the DOJ na invalidate nila yung kanilang previous decision at kailangan nilang bumalik dun sa view ko and I'm sure hindi na babalik yan, no? Eh saan mo pahanapin yan ngayon, di ba? Ang dami na nila, di ba? I'm sure meron na siguradong mga nasa labas yan na di ba? Prefer sir buwin ng DOJ. Parang it will become an ordinary fugitive eh. Parang yung mga tumakas yan, they will, parang maging ganun ang maging status niyan. Parang yung tumakas sa mga jails yan. Kasi kung i-recall nila yan, tapos pabalikin, hindi sila bumalik, then parang maging fugitive ang status na mga yan. So do you recommend, sir, na mas okay kung mangyari ng yes, of course. Napapabalikan. They will give you given due notice, I'm sure. But I'm sure marami dyan na hindi babalik, sigurado. Okay. Yung role lang exactly ng tingin mo sa mga MIFF,
may 40,000 sir na hindi recognition na tapos Saturday, yung training ng MILF is purely dun sa amin is purely yung supportive role. Ang usually nagtitrain yan is the Armed Forces of the Philippines. Lalong-lalo na yung mga pupunin nila as auxiliaries. No? Sa PNP, we cannot accept auxiliaries coming from their ranks kasi hindi yan allowed ng batas. There's no law that provides for the PNP that we're allowed to get auxiliaries. We can get recruits from them pero they have to pass the requirements also. Kailangan nilang ma-meet yung mga basic requirements namin kasi nasa batas yun. So yung pag-training sa kanila is purely on the military side. Pero kung magamit sila on the city, always, yung maintenance of peace and order, dun kami papasok. So, dun kami, pero limited yun. Very limited. Dun sa ano. Basically, it's the military ang merong ano dito, ang merong talagang programa dito. Sir, pero sinong nagbabalidate ng background? Military pa rin? Yes, the military silang mag-unang mag-validate and then they give to us. Yung joint kasi yan eh, joint. Hindi naman yung military lang. It's jointly made by, remember, meron kaming ano, PPDC, yung peace process development center yan na yata, PPDC. PPDC. Meron na rin kami na siya ang nag-a-assist sa ating OPAP doon. And will you allow yung makapasok dyan sa UPSD? Is yung mga may criminal records? Unang-una, yung mga, I don't know with the Armed Forces of the Philippines, pero ang stand namin dyan is yung mga lahat ng merong standing warrant of arrest, they have to face the charges. At we are not we do not stop doon sa pag-aresto dito sa mga tao na merong standing warrant of arrest. Lately nga, merong mga na-aresto dyan na no, kahit nasabihin nila that they're part of them, but they have to face the cases against them. Especially so kapag meron silang standing warrant of arrest. Sir, may napag-usapan na dito, sir, na mag-apply or mag-pagpasok sa PNP ng mga MILF members. Yes, actually meron. Merong mga ano provided, sabi ko, they meet the requirements. Dapat yung edad, yung educational attainment, nandun lahat yan. Yung height, nandun lahat yung requirements. Pag merong disqualified sila for not meeting them, then we cannot process them. Parang normal recruitment yan. No? Normal recruitment, kung gusto nilang ano, in fact, it's ongoing. No, kung talagang qualified ka, whether you're with the MILF, MNLF ka, or provided na wala kang criminal case, pending na kaso, then pasok ka sa Philippine National Police. But, as I said, we cannot accept them as auxiliaries kasi we are not allowed by law. So bukas na sir, bukas ang PNP doon sa mga dating MILF na papasok yes, sa PNP? Yes, papasok. Yes, bukas yan. Just like any other Muslim brothers that we have. No? Basta sila ay qualified, they have to meet the qualifications, standard natin, no? That is set by law. Okay? Thank you and good morning.